Ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Magandang buhay sa ating lahat. Ako si Sister Severiana Serrano, katekista ng parokya ni San Diego ng Alcala, Bikarya ng Valenzuela. Ang ating pagnilinlayan ngayon ay ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 10, Talata 24 hanggang 33. Ang nakaantig sa akin ay ang huwag kayong matakot. Ako bilang isang pangkaraniwang nilikha ng Diyos, may mga kahinaan, nagkakasala, at palaging may takot o pangamba sa bawat pagharap sa pagsubok sa buhay. Ngunit sa pananalangin ay humihingi ako ng tulong sa Diyos, nananalig, nagtitiwala at umaasa na magiging maayos ang buhay ko. Madalas akong anyayahan ng iba't ibang samahan pero hindi ako nakakatugon kasi marami pa akong inaasikaso, may pamilya, may hanap buhay, marami pang iba. Siguro hindi pa yun yung tamang oras. Sa isang pagtitipon sa aming parokya, kasama ang Pasko sa pamuno ni Sister Monica Casimiro, sa harap ng aming kura paroko, ako ay kanyang inanyayahan na maging kasapi ng Pasko. Ang iminulat sa amin ng aking mga magulang ay ang pagsisimba, pagdarasal ng orasyon at ng Santo Rosario. Meron din naman nagtuturo ng religion sa amin noong kami ay elementary. Marami pang pagsubok na dumating sa buhay ko. Ito ay ang naging matindi yung pagkaka-ospital ng aking kapatid na siya ay na-comatose habang nasa ospital din ang aking ditche, dinadialysis twice a week. Ako ang palaging kasama ng aking mga kapatid sa tuwing madadala sa ospital, magbabantay, mangangalaga sa kanila. Kaya sa bawat pagpunta, natatakot na ako. Pero hindi ko yun maipakita dahil baka manghina sila. Manghina yung isa ko pang kapatid at yung aking kapatid na may sakit. Kaya humingi ako ng payo sa chaplain ng UST at doon ay sinabi niya sa akin na iayos niyo ang inyong mga dapat iayos at ipaubaya sa Diyos kung ano ang kasasapitan ng iyong kapatid. Pinahiran din ng Santo Olio. Yan. May mga pagsubok pang dumating na matindi. Aking karawan noon, ika-anim na putimang karawang ko, September 9, 2019. Kaya nadaan ako sa aking anak na may peso roon. At nakita ko na siya ay nanlalamig, namumutla, at hindi makakilos. Nakaupo sa loob ng tinda, kanyang tindahan. At sabi ko, dadaling ko sa ospital, ayaw namang pumayag. Pinilit ko siyang kumain ng lugaw para mainitan ng sikmura. Ayaw kumain, pero sabi ko, pilitin mo. Kaya pinagbigyan niya ako kahit kaunti, kumain siya. At siya ay aking sinamahan. Bago man ang hali, ang nurse ng SBPS ay tumawag sa akin at sinabi na nasa emergency ng ACE Hospital ang aking asawa. Dinala nila doon sapagkat napakataas ng BP. Hindi agad ako nakapunta kasi hindi pa maayos yung aking anak na panganay. After ng lunch, medyo okay na siya. Sabi ko, magpa-check up siya. Kaya at saka ako pinuntahan yung aking asawa. Noon, nahiling ko sa Diyos na sabi ko,
Diyos ko, birthday ko ngayon, pwede po bang humiling ng isang regalo na sana po ay maging maayos ang aking anak at asawa. Pati sa ating mahal na Birheng Maria ay isinamo ko ito na ako'y tulungan. Talagang mabuti ang Diyos. Nang hapon na ay mga 4 o'clock ng hapon, naging okay na aking asawa at kami ay nakauwi na. Kaya laging punong-puno ng takot, nag-aalala ang aking nararamdaman. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang nag-aalis ng takot sa aking puso. Nito lang May 27, yung aking anak na-stroke. Yung aking panganay na anak ay na-stroke. At dinala sa ospital, hindi maikilos ang kaliwang bahagi ng katawan, ng paa at kamay. Nakita sa CT scan na mayroong brain bleeding. Kinakailangan daw ang agarang paggagamot upang hindi ito lumala. At ito daw, yung ganito ay kinakailangan ang operasyon. Salamat sa Diyos kasi yung mga taong kailangan ay kasama namin. Yung aking pinsan na pinapag-drive namin ay tinawagan yung isang pamangkin ko na mayroong kaibigang nurse sa Allied Ace Hospital at kumontak ng doktor doon. Naroon na, siyempre, yung malaking gastos na sinabi ng hospital ay naging problema rin. Paano kaya ito? Kaya napakabuti ng Diyos. Meron kami mga anak na talagang sumusuporta at tumutulong. Kaya pinag-usapan, pinagtulong-tulungan ng aking mga anak ang mga gastusin. Salamat naman sa Diyos kasi hindi na lumala pang masyado yung naging kalagayan at mabuti raw naagapan. Sa kasalukuyan, tineterapi siya sa bahay, naka almost 1 month ng tineterapy. Nakakalakad na siya ngayon. Talagang mabuti ang Diyos. Sinasagot niya ang ating mga panalangin. Basta tayo ay humihiling at higit sa lahat, ipinapaubayan natin sa Kanya kung ano yung Kanyang kalooban. Sabi ko, Panginoon, ipinapaubaya ko po sa iyo ang buhay ng aking anak. Pero kung maaari po sanang siya ay iyong pagalingin. Naniniwala ako, nananalig ako sa iyo, na kung iyong nanaisin, ito ay mangyayari. Kaya sa buhay ko, panalangin ang panlaban natin sa ating mga takot, sa ating mga problema, sa mga pagsubok natin sa buhay. Nasa Ebanghelyo na huwag tayong matakot. Sinabi ng Panginoon sa atin, Jesucristo, na huwag tayong matakot sapagkat ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa Diyos. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso, ang ating kalooban, ang ating iniisip.